Yung punong-puno ka ng pananampalataya. Yung ang taas-taas ng level ng faith mo. Diba? Dumarating po ba kayo doon? Tapos yung talagang pakanta-kanta ka pa ng mga worship songs. And then biglang may darating na mga hindi inaasahan sa buhay. Then right after that, eto na po, ang pagdududa, doubts. Yan pong pag-uusapan natin ngayong gabi. Hindi po maitatanggi na ang dami pong nasisirang mga pangarap dahil lamang po sa duda. Ang dami pong nasisirang pamilya dahil sa duda. Ang dami pong nasisirang relationships dahil po sa duda. Ang duda po ay hindi maganda. Hindi kaaya-aya, masagwa, at higit sa lahat, hindi nakalulugod sa mata ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng aklat ng Hebreo, kung sino man ang merong hinihiling sa Panginoong Hesus, dapat huwag siyang katulad ng isang barko na pakislot-kislot yung takbo. Kailangan diretsyo. Hindi po ba? Nakaangkla doon sa patutunguhan. Ibig sabihin, huwag kang magdududa. Tuloy lang. Mayroon pong isang instance sa Bible nung si Pedro ay nagsabi sa Panginoon kasi napagkamalan po nilang multo ang Panginoong Hesukristo. And then, right after that, Jesus shouted, "It is me, don't be afraid. It is I." And then Peter told the Lord, sabi niya, "Lord Jesus, kung kayo po yan, hayaan po ninyo kung pumarihan, pumasa inyo. Ako po ay lalakad dito sa tubig." Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, "Pedro, halika, lumakad ka." Okay, makinig pong mabuti. Ito yung pinaka-heart of the matter. Si Pedro nakalakad po ng 1, 2, 3 hanggang 4 na hakbang. Alam niyo kung bakit po? Kasi nung nakalakad siya ng 4 na hakbang na yon, nakatitig at nakatutok lamang siya kay Jesus. Okay? Pero nung tanggalin niya ang kanyang mata o kanyang paningin sa Panginoong Hesukristo, nagpasimula siyang lumubog. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang mata niya, inilagay niya doon sa mga malalakas na alon na nakapaligid sa kanya. "Teka, lumalakad pala ako, ika, sa tubig." Doon siya nagpasimulang lumubog dahil nagduda siya na siya ay lulubog. Pero sumigaw si Peter, "Lord Jesus, sagipin po ninyo ako ng inyong mapagpalang mga kamay." Agad naman nandun ang kamay ng Panginoong Hesukristo at sinagip si Pedro, si Peter. Hindi maganda ang duda. Alam po ba ninyo ang pinaka-root ng duda? Alam po ba ninyo na nasira ang buong sangkatauhan dahil sa duda? Isang araw, ang ating unang nanay, the mommy of all mommies, the mom of all moms, ang pangalan niya ay Eva. One day, naglalakad-lakad si Eva doon sa garden ng Eden. At may napagtanto siyang parang isang napakagandang ahas, no? Ito po ay napakagandang ahas, serpienteng napakaganda. Tapos, yung ahas nagsabi kay Eva, "Totoo ba na sinabi ng Panginoong Hesukristo sa inyo na sa oras na inyong kanin ang mansanas na ipinagbabawal niya, kayo ay mamamatay? Totoo bang sinabi ni Hesukristo yan sa inyo?" Sumagot naman si Eva, "Opo, iyan ang sinabi sa amin ng Panginoong Hesukristo." And then what happened next? "Hindi totoo yun," sabi ng ahas. Alam po ba ninyo kung sino yung ahas na yon? Siya po ang Diablo. Siya po ang dragon. Okay? Siya po si Satanas, si Taning. Okay? Nag-anyong magandang ahas. Siguro para hindi magulumihanan si Eva, para lalo niyang magawa yung kanyang plans na linlangin ang unang mga tao.
At ito po nangyari. Sige na, kagatin mo na ang mansanas. Hindi naman nagdalawang isip si Eva. Kinagat niya ang mansanas at binigyan pa niya ang kanyang darling, si Adan. Pumasok ang kasalanan sa mundo at ultimately pumasok ang kamatayan. The rest was history. Alam na po natin yan. Okay? Nakasulat po yan sa aklat ng Genesis. Pero ang isa pa po napakaganda, no, na makikita po natin na gusto ng Panginoong Hesukristo, huwag tayong magdududa, ay nung muli po siyang nabuhay. Nagpakita po si Jesus sa kanyang mga disciples pagkatapos niyang mabuhay. Pero nung time na nagpakita si Jesus doon sa upper room, wala doon ang isang apostol na nagngangalang Thomas o Tomas sa Tagalog. Dahil si Tomas siguro meron po siyang lakad, may mga pinuntahan, wala po siya doon sa upper room. Until dumating si Tomas doon sa mga disciples at sinabi ng mga disciples sa kanya, nakita namin ang Panginoong Hesukristo kagabi. Sabi ni Tomas, hinding-hinding-hindi ako maniniwala sa mga pinagsasasabi ninyong yan hanggat hindi ko nakikita ang mga kamay niyang binutas ng mga pako at ang kanyang mga paa na binutas din ng mga pako. At higit sa lahat, ang kanyang tagiliran na inulos ng Romanong soldado. And then, after 1 week, muling nagkatipon-tipon ng mga disciples, this time, nandoon na po si Tomas with them. So, completos recados na. Ano? Out of nowhere, mula sa nakapinid na pintuan, ang Panginoong Hesukristo ay lumitaw. Peace be with you, sabi ni Jesus. Sumain niyo ang kapayapaan. And then, nagulantang si Tomas. Sabi niya, Tomas, halika rito. Idaiti mo ang iyong mga kamay sa aking mga kamay na binutas ng mga pako at idaiti mo rin sa aking tagiliran na inulos. At si Tomas ay lumuhod at sinabi kay Jesus, My Lord and my God. Sa Tagalog, Panginoon ko at Diyos ko. Ito na po ang magandang sinabi ni Jesus kay Tomas na i-apply din po sana natin sa ating mga sarili bilang mga Kristiyano. Tomas, naniniwala ka na ba? Sapagkat ako ay iyong nakita, sinasabi ko sa iyo ngayon, mas mapapalad ang mga naniniwala sa akin kahit ako'y hindi nila nakita. Sino po yun? Yung hindi nakakita kay Jesus pero naniniwala, tayo po mga believers, mas mapalad po pala tayo. Sapat na po sa atin ang Bible, sapat na po sa atin ang mga Bible apps na pagbukas natin ng mga cellphone, mababasa natin tungkol kay Jesus, sapat na po yan para maniwala po tayo sa Kanya. Kaya nga po ang aking bilin lagi dito, magbasa-basa po tayo. You know what? Kung hindi tayo palabasa ng Bible, doon papasok si Satanas para mag-infiltrate ng maraming doubts sa ating isipan. Napakatuso ni taning. So, mag-iingat po tayo. Okay? Minsan, kagigising mo, nag-devotion ka, full of joy, full of energy, you're so vibrant, and then, things will change in an instant dahil na bad trip ka. Di po ba? Pero, huwag na mag-alala. Jesus is always here. At ang kanyang mga salita nakasulat na from Old Testament to New Testament, basahin po natin. Especially ang kanyang New Covenant of Grace na walang ibang pinagmulan kundi ang ginawa niya sa cross. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share the wonderful love and grace of Jesus, and never doubt His love for us. Thank you, and Jesus
truly loves us all.